Hello, 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 hello. This is Feel Good Business TV at ako po si Irene. Ayun mga ka-feel good, sana sa panahon natin ngayon na kinakaharap ng buong mundo, sana feel good pa rin tayo mga ka-feel good. Mag-pray lang tayo at lilipas din to. Okay? So ngayon, gagawa ko ulit ng panibagong video na kung saan ay kakapulutan nyo ulit ng idea. Ayan mga ka-feel good, gagawa tayo ngayon ng Vellum Invitation. Okay, kung matatandaan niyo yung previous na video ko, na-mention ko doon na ang Vellum, oh, diba? Parang hindi naman ganun sinasabi ko na yun talaga siya. Pero sa na-research ko, ang sabi, ang Vellum ay isang object na kung saan ay papatukan mo ng isa pang object para magkaroon ng magandang effect. So yun yung gagawin natin ngayon. Okay, ang Vellum Invitation. Okay, mag-start tayo mga ka-feel good sa mga materials na gagamitin natin. Okay? Eto tayo. Gagamit tayo ng ice card. Yung ice card, paulit-ulit na natin ginagamit. So, marami talaga siyang gamit, guys. Okay? Tapos, double glossy, double-sided na glossy paper. Ayan. So, ang gagamitin nating thickness, mas prepare namin yung 200 GSM para mas makapal siya. Tapos, paper puncher. Yan, paper puncher. Paper cutter, pwede din gunting. Tapos, eyelet. Yung eyelet, guys, mabibili yun sa mga... available siya online. Tsaka meron din siya sa mga... National Bookstore or basta any bookstore mabibili natin siya. Yan yung eyelet. Gagamitin natin para maging fix yung dalawa nating materials. Plus, eto yung eyelet puncher. Yan. Yung eyelet puncher, available din siya sa online at saka sa mga bookstore. Okay? So guys, bago ko mag-start, nag-print na ako ng layout na gagamitin natin sa as sample. Ang napili ko is, ang size is 5R at saka wedding invitation. Tapos guys, yung palang Vellum, ginagawa namin siya kalimitan sa wedding. At saka usually yung mga front page lang. Okay? So mag-start na tayo. Bali, magpiprint tayo sa ice card ng yung ginawa ko yung pinaka text part ng invitation. Dito ko siya pinrint. Tapos ang settings natin ay tawag dito, mirror print. Okay? Tapos yung pinaka background ng invitation natin, dito ko siya pinrint sa double-sided na glossy paper. Yun yung pinaka background ng invitation natin. So, na-prepare ko na siya, guys. Ha? 5R. So, eto siya. So, sabi ko kanina, sa ice card ko, pinrint yung text part ng invitation. Tapos, sa double-sided na glossy paper ko, pinrint yung magiging background. Ayan. Na-prepare ko na siya. Ginupit ko na siya, guys. So, ang gagawin na lang natin is yung kung paano siya ipipix. Bale, ito yung background natin, ito yung front natin. So, pareho siyang 5R size, guys. Kasi kalimitan sa mga wedding invitation, mas gusto nila yung mas malaki. So, naka 5R. So, dapat magka tama yung size nila. Okay? So, guys, kaya tayo merong paper puncher ay bubutasan natin siya. Mas maganda guys kung sa gilid natin siya bubutasan para walang matama ang design. So dito tayo magbubutas. Yan. So papantayin natin siya. Pagpantay na, make sure na mabutasan natin siya ng ayos. Di man naka-center pero dapat ayos. Yan. So, nabutasan ko na siya. Guys, ang purpose kung bakit ko binutasan ng puncher, para madaling ipasok yung eyelet. Yan. So, yan.
So, meron siyang dalawang part. Yung front niya, tsaka yung back. Yung back, guys, ganito yung pag-insert niya, yan. Para yung smooth part ng eyelet ay nasa unahan. Ay, kita nyo ba, guys? Yan. Tapos, ipapuncture natin siya. Ay, wait lang. Wait, guys, ha? Tapos, dapat mahigpit yung pagkaka-puncture natin. Yeah. Yan. Kailangan bigay ito. Yan. Yan, guys. Aray ko. Yan siya. Okay? So, ginamit natin yung eyelet, guys, para ma-fix yung dalawang materials natin. Yan. Di, ayan na siya. Kung mapapansin nyo, diba, malabo pa siya. Kasi, hindi ko pa natatanggal, guys, yung part ng ice card na lagi nating pinipeel off. Kaya, hindi ko siya tinanggal kasi para hindi siya madumihan. Kasi, diba, nilagyan ko nito. So, pwedeng madumihan ko kasi mahahawakan ko yung front. So, pagkatapos nating lagay yung eyelet, tsaka nating i-peel off yung part ng ice card. Okay? Kahit saang part dyan, guys, pwede naman nating tanggalin. Yan. So, makikita natin, may part na natatanggal. Yan. Okay? Diba, lumilinaw siya? Yan. Yan. Teka. Tanggalin ko pa yung nasa part ng ano. Yan. Dahan-dahan. Yan. Yan. So, guys, yan. That's why kanina, sinabi ko, ang settings natin sa pagpiprint sa ice card ay mirror para ma-print siya dun sa likod, tapos ma-fill up natin yung part na tatanggalin. So, luminaw na siya. Ayan. So, guys, ayan yung magiging effect. Diba? Ganda niya. Ayan. Okay? Diba? Ang unique nung invitation natin. So, guys, eto, may purpose to. Ang purpose niya, bukod sa ipagko-combine niya, yung dalawang materials natin, yung double-sided na glossy paper at saka yung ating ice card, pwede nyo rin ilagyan ng ribbon. Ayan, guys. Yung motif natin, pwede natin ilagay dito. Pwede tayo maglagay ng ribbon para kahit hindi na natin siya i-envelope. Yan. Insert lang natin. Diba? Wait lang. Yan. Kayo na bahala dumiskarte, guys, kung paano nyo mapapaganda yung paglalagay ng ribbon. Pero kahit papaano naman pwede. Yan. Wait lang. Masyadong maliit yung cut ko sa ribbon eh. Yan. So, ayan, guys. Ayan. So, mayroon na kayong, kumbaga may design na yung invitation nyo. Yung color ng motif nyo, yung ilagay nyo. So, yan siya. Okay, guys. Sana ay may napudot na naman kayo na panibagong idea sa paggawa ng invitation. So, ayun po. Muli, salamat sa panonood, guys, ng aking video. Para ulit sa mga susunod kong video, kung gusto nyong ma-notify, subscribe lang or pindutin nyo yung bell button at saka patuloy na mag-comment, guys. Okay? Maraming salamat sa inyo, guys. And ingat kayo. And God bless everyone.